Hi guys, good morning. For today's vlog, we will make an edible ice cube for barrel cake. And here are the list of ingredients that we will need. For a gelatin clear and unflavored, we need 6 packs or 60 grams, 300 ml of hot mineral water, 75 gram of white sugar, 1/2 cup of tap water, and we also need a mixing bowl and a plastic spatula. To begin, let's set aside it first para walang masyadong kalat sa ating area. And then, ilagay na natin yung 6 packs of clear gelatin sa ating mixing bowl. Thank you.
For update guys, ito na yung result ng ating experiment yesterday. It's been 15 hours already since we left this gelatin in room temperature. So ngayon, tingnan natin kung ano yung naging effect niya. Unahin natin tong isa. Ito yung ginawa natin yesterday lang. Ayan, if you will notice, ano siya, nalusaw. Ito yung nilagyan ko ng edible luster dust. At yan yung naging effect niya. So, may tendency na kapag nilagyan natin siya ng edible dust, is malulusaw siya ng ganyan kapag nasa room temperature lang siya. I just don't know kung mga ilang hours yung itatagal niya bago siya mag-melt ng ganyan. So, ito naman yung ginawa namin 3 weeks ago. Ginamit din namin to sa aming barrel cake. And makikita nyo, buo pa rin siya. Kaya lang, since nasa room temperature siya, naging sticky siya. Although, flexible pa rin siya. Ayan. Nakikita nyo, hindi ko na naman to gagamitin. Itatapon ko na to after. Pinakita ko lang siya para experiment natin. Para at least alam nyo yung difference between the two. So, ito. Ayan, ipakikita nyo, jelly pa rin siya ganyan. Flexible. Hindi naman siya yung agad-agad nasisira. Kaso ano siya, sobrang soft, yan. Tapos ano siya, sticky. Yan, mapapansin nyo, di ba? Ang sticky na niya. So, hindi na siya magandang pang design. Hindi ko lang din alam kung mga ilang oras yung itatagal nung ating gelatin ice cube na ganito kapag nasa ibabaw na siya ng ating cake. So, siguro naman hindi agad-agad siya lalambot kasi ngayon medyo matagal na kasi siyang nandito sa baking area in room temperature lang. 15 hours na kasi yung nakalipas kaya siguro ganyan na sobrang lagkit na niya. Actually, maganda pa rin siya eh, no? Pansin nyo, kasi ano siya, mas clear, mas glossy, di ba? Actually, itong dalawang to, same process lang sila guys. Same process, same procedure. The only difference between these two is ito, nilagyan natin siya ng edible luster dust. While ito, wala. Wala kaming nilagay na any dust or any pampakintab dito sa isang to. Gelatin lang talaga siya. Tsaka hindi naman siya agad lalambot ng ganyan. So, kung ikaw gagawa ka ng ganito, tapos ilalagay mo sa cake mo, ilagay mo siya siguro mga 1 hour or 30 minutes bago ka mag-deliver. I'm sure hindi yan magiging ganyan ka-sticky. Naging ganito na lang siya ka-sticky kasi nga 15 hours na siya dito sa room temperature. So, all in all, mas recommended ko to. At least hindi siya nalulusaw, di ba? Kagaya nito. Yan. Ano pa rin siya? Cubes pa rin siya. So, let's see naman yung ginawa natin kagabi na nilagay ko sa fridge. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. So, ito yung ginawa natin guys kagabi na may edible luster dust din. Pero nasa loob siya ng fridge. Maganda din siya guys kasi para siyang crystal. Ayun na, para siyang may mga crystal and glitter sa loob. Yan, ganyan yung itsura niya. Pag malapitan. Diba? Ang cute. Kasi ano siya, kumikinang-kinang. Para siyang may glitter sa loob. Yan. Ito, syempre, ano siya, firm. Tsaka, hindi siya sticky. Hindi siya malagkit. Yan. Tapos, flexible siya. Kasi, nasa loob siya ng fridge. Diba? Ganun yung itsura niya. Pero, pagdating sa pagiging glossy, ayan, ganyan kasi siya eh, oh. Maganda din siya, guys, kasi talagang para siyang ice. Pero, kung sa kintab, mas kumikintab talaga to. Itong anong to, yung walang edible luster dust, ayan. Mas makintab pa rin siya compare dito. So, yun, guys, it's up to you kung ano yung gusto nyong gawin. Pwede, sabi ko nga, optional yung paglalagay ng edible luster dust. So, pwede kayong maglagay. Kung sa tingin nyo naman is may i-deliver nyo agad yung cake nyo at
kakain din naman agad, pwede yung ganito na may edible luster dust. Pero kung yung sa tingin nyo is magtatagal siya sa labas sa room temperature, mas advice ko na yung wala na lang luster dust yung inyong gamitin. So hanggang dito na lang yung ating video for today. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy. And please huwag nyo pong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. And hit nyo na rin po yung bell para lagi kayo updated sa mga susunod pa nating videos and vlog. Thank you so much. God bless everyone. And see you on my next vlog. Bye!